Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay re-reviewin natin itong Himi Mia Gouache. Ang dami yung nagre-request nito. Kasi nung unang review ko ng gouache, yung Pebyo, okay yung quality, pero yun yan, hindi ko masyadong bet yung gouache. Pero recently, nagpo-poster color tayo, kaya maybe try na natin tong Himi Gouache, diba? Ito na yung Himi Gouache 18 colors. Wala tong box, nakalagay lang siya sa plastic at bubble wrap, pero buti ay wala namang dent or sira. Ang nakalagay sa unahan ay Himi, tapos I think aso yata to. And then gouache, Mia, 18 colors, 30 ml. And then sa likod, nakalagay yung mga colors niya dito. Ang diit ng ano niya. Puro Chinese yata. Ang pinili ko syempre ay color pink. Hanggat may chance na magpink, magpipink tayo. At pag-open natin, ayan. Ito yung palette. Taray, tapos ito ay itong malaking takip na to. Pwede rin natin gawing palette yan, diba? Ito na mismo yung gouache natin. Ang price nito ay 755 pesos. Ililink ko down below kung saan nyo pwedeng mabili. Kuha tayo ng isa. Anong color to? Hula kayo? Oh, blue. Oh, nga, no? Tama nga yung sinasabi nila na parang jelly cup yung itong lalagyan. Tapos ninatanggal yung nakasealed siya. Siguro itong sa taas na to, yung color and yung code, pero Chinese hindi natin maintindihan. Tataob ko siya ng mabilisan, tignan natin yung colors. Ayan. And dalawa yung white. So tanggalin muna natin to. Satisfying part. Dali lang yung tanggalin na. Isang peel mo lang na ganun. Ayan. Punong-puno ah. So, natanggal ko lang sa plastic. Ito na. At ang thick ah. Kukuha ko ng isa. Gagawin natin DQ. Kapag tumaob, it's yours. Ganon. Ay, hindi nga. Ang sticky nga niya. Ayan o. Diba? Ang thick ah. Ang bigat nito. Ine-expect ko na handy-handy lang. Ito ang bigat. Try kong isara. Yan. Sinarado ko. Nilock. Bubuksan natin. Sana walang kumapit. At, ay, walang kumapit. Ay, may onting kumapit dito. Yung orange, pero it's okay. Okay-okay na. Pwede na rin. Akala ko kasi kakapit sila dito eh. Pagbukas ko. Ang size nito ay 10 inches by 5 inches. Yung width naman ay 1.5 inches. Ngayon naman ay isa-swatch natin. Ito yung full strength niya. Hindi ko hinaluan ng water. Ang thick niya talaga. Opaque din ah. Lalagyan ko ng konting water. Ayan. Hindi ko alam kung ito yung white or titanium white. Dalawa kasi yung nakalagay eh. Ito yung second white natin. Ayan siya. As of now, pare sila ng texture na thick talaga. Lemon yellow. In fairness dito, ang vibrant niya. Ito naman ay medium yellow. Pinalitan ko yung brush ko. Itong flat brush. Full strength natin dito. Konting water. Next ay ponchu. Ponchu. Ngayon ko na narinig tong para siyang red, scarlet, something ganyan, di ba? This one ay deep red. Parang blood na siya. At ang opaque niya, meron tayong rose, violet. At yung paglagay ko ng tubig, dinidip ko lang ng mabilisan tong brush para hindi ganun kawatery. Ang sunod ay acid blue. Ultramarine blue, Prussian blue, intense, pale green, grass green, meron din tayong jade green, earth yellow. Ay! My God! Hindi ko lagyan tong green na to. Pangatuloy na swatching ko. Ngayon ko lang napansin. Pero okay lang yan, swatching pa lang naman to eh. Ito ay ochre, burnt amber. So dito ko na lang ilalagay yung black. Buti medyo okay siya dito yung itugma sa Prussian blue na yan. Hindi ganun masagwa. Lalagyan ko pa tong yellow na yan. Kasi ibang brush yung ginamit natin. Para makita natin in full strength. And habang inahantay natin matuyo yan, yung ginagamit ko to, naamoy ko na something na parang poop, ganun. To be honest. Hindi naman super ganun kalala na amoy poop. Amoy tae. Yung kapag aamoyin mo ng super close, unti-unti, ganun na yung pagkaka-amoy ko ah. Siguro sa part na to, ganun yung amoy. Hindi ko na inisa-isa eh, pero dito sa part na to, hindi naman. At ito na yung swatches natin kapag natuyo na, ang opaque ng colors ah. Intense, vibrant, at pigmented. At ang importante sa atin, syempre,
ay hindi naman siya chalky. And yan, ayan yung mga lagpas-lagpas na paint kanina pa. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. Ang gagawin muna natin dito ay yung galaxy. Yung background muna tayo. Ito ay ultramarine. Kuha tayo ng violet, mga kahit ano-ano na nandyan. Anong pigmented niya? And kapag inaano ko, parang nga siyang yung jelly na malambot kapag dumudot-dot ako. And yung muse ko dito ay si Jisoo ng Blackpink. Dito ay hindi ko totally ginala yung face niya. Ginawa ko lang as a reference kaya hindi rin ganun kamukha. And after nyan ay itong Prussian Blue. Ilalagay natin sa outer para maging darker. Lalagyan natin ng darker color para kapag nalagyan natin ng stars ay super magpa-pop out siya. Yung obvious na obvious. Lagyan natin ng color blue. Acid blue yata to. May paiklabong acid. Lalagyan din natin ng color white. Ang ginagamit kong brush ay itong pointed round brush, size 10. Next naman ay itong black. Ilalagay ko pa rin sa outer para maging darker yung value. Ngayon naman ang gagawin natin ay yung base ng skin niya. Medium yellow yata to. Lagyan natin ng white. Kasi parang yung mistake ko dun sa mga previous poster color natin ay makakapal yung ginagawa ko sa first layer, yung base ko. Kaya dito, itatry ko yung atake ko na manipis muna, hindi ganun kakapal. Parang watercolor like ganyan. And tatry ko yung iba't ibang atake. And again, hindi ako ganun kagaling dito sa gwasha. Kasi nga yung mga previous gawa natin, nakakapag sobrang kapal ng first layer ko, and then kapag nag-add na ako ng more layers na yan, nalilift na yung mga previous layers. Kaya ang ginawa ko dito ay super nipis muna ng base color natin, and then add ako ng more color to add more values. And based dun sa reference picture na ginamit natin, medyo translucent yung face niya, medyo ma-white, ganyan. And then yung sa side ng face niya ay parang natatamaan na ilaw na color blue. Diba nga nakita natin na opaque to at pigmented. Kaya kahit onting colors lang yung madip natin, magamit natin, and then lalagyan mo na water, okay na eh. And then sa galaxy na ginawa ko, I think mga naka 1 to 2 layers lang ako dyan kasi nga ang pigmented again at ang vibrant niya, na-retain niya yung pagka-vibrant, intense ng color. Hindi siya yung nagiging dull. And dun sa hair niya, hindi ulit natin lalagyan katulad ng mga ginawa natin para naka-align pa rin dun sa mga series natin. And then habang nagpipainting ako, napansin ko na medyo natuyo yung top layer ng paints natin. Pero don't worry, pwede nyong wisikan gamit yung spray bottle para mag-moist ulit. Or pwedeng gumamit kayo ng wet brush at saka nyo iditi parang as a watercolor lang na opaque. And then yung price nito ay mga 755 pesos, 18 colors. And kung i-divide natin yun sa 18, ay 41.9 o 42 pesos per cup na ganun. O, tas may meron ka pang set na palette na ganyan. Yung packaging ang bongga rin na to, ah. Meron tayong palette. At yun sa mga, yung cup, hindi naman siya umuuga kapag gumukuha tayo ng color. At it's pink. Bias ako. Ayun nga, makit-cute. Meron tong iba't ibang kulay. Meron itong pink, mint green, yellow, at ano pa yung isa? Apat na color ito eh. Blue, yon. So, pwede kayo mamili dun kung ano yung mga favorite yung color kung nandun man sa set na yon. Meron din kayo mabibiling refill. 50 pesos yata yung nakikita ko, and then yung 100 ml. May set din at 24 colors. Ang dami rin ito eh. So, ang final thoughts ko regarding dito sa Himi Mia Gouache, yung quality ng mga paints ay pigmented, vibrant, at intense yung mga colors. And opaque din. Halos lahat ng color dito sa set. Regarding sa light fastness, wala akong nakitang information about doon. And to be honest, siguro yung pinaka makakomment ko na lang dito ay yung amoy. Hindi ko masyadong bet talaga yung amoy. Pero hindi naman siya totally ganung kasama. Yung kaya mo pa. Pwede pa. Again, lahat ng mga pinagsasabi ko, take it with a grain of salt. I will highly recommend this
sa mga beginners, enthusiasts, at sa mga student. Honestly, worth it talaga siya. Ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwedeng mabili ang Himi Mia Gouache. Stay tuned dito sa channel dahil marami pa akong nabiling mga art materials na re-reviewin natin dito. Share mo tong video lalo na sa mga friends mong alam mo makaka-relate at like niyo yung Facebook page ko. Follow niyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye!